Magpapasyahan na ng Department of Justice sa mga reklamo laban kay Senadora Leyla De Lima. Ngayon kahit hindi pa nagsusumiti ng kanyang sagot ang Senadora, gihit ng kampo ni De Lima, hindi sila sakop po walang jurisdiksyon ng DOJ sa mga kaso laban sa kanya. Nakatutok si Lia Manyala at Del Castillo. Inabangan ng mga taga-Volunteers Against Crime and Corruption ang pagdating ni Senadora Leyla De Lima sa DOJ para sa pagpapatuloy ng preliminary investigation ng mga kinakaharap niyang reklamo kaugnay sa bentahan umuno ng droga sa New Bilibid Prisons. Pero bukod sa hindi na dumalo ang dating DOJ Secretary sa hearing, hindi rin siya nagsumite ng kanyang counter-affidavit. Kinu-question kasi ng kampo ni De Lima kung may jurisdiction ba ang DOJ panel dahil ombudsman lang daw ang may jurisdiction para dinggin ang mga reklamo laban sa kanya. Pero hindi pinabura ng panel si De Lima at isinumita na ang kaso para maresolba ng panel nang hindi pa nakakasagot ang senadora sa mga reklamo laban sa kanya. We are bound by these rules. We're just following these rules. And these rules were subsisting even noong time niya. Under the rules, she has 10 days from the receipt of the copies of the complaint to file counter affidavit. If you count it, kinuha yon nung December 2 na taon niya. Ano ngayon? 21? May 19 days. Ayon pa kay Senior Assistant State Prosecutor Peter Ong, head ng DOJ panel, hindi niya nagustuhan ang tila patama ni na De Lima na bias siya dahil taga San Beda rin siya at kafrat ng Pangulo. Fraternity brothers, ganyan-ganyan. Para bang utak ng isa, utak ng lahat. Hindi naman. I am Peter Ong. I am not Secretary Aguirre and I'm not President Duterte. We are the panel, and nobody tells us what to do. We will come up with our decision. Sabi ng abogado ni De Lima, posibleng iaapela nila ang nangyari ngayon. We may be appealing this particular incident, or we can also wait for the resolution and take the necessary legal step. She will not submit a counter affidavit here. If ever, maybe, Office of the Ombudsman. Dumating naman ang ilan pang akusado para magsumite ng kontra sa laysay. Kabilang na si Jonel Sanchez, ang dating security aide ni De Lima na di umunay naging bagman niya. At dating NBI Deputy Director Rafael Ragos na umamin ding naghatid ng pera kay De Lima. Kanina, humarap si Solicitor General Jose Calida sa panel bilang abogado ng mga magrereklamo laban kay De Lima. I came here as tribune of the people and not necessarily a Solicitor General. She is now the diva of drugs in this country. May hamon pa si Calida. I hereby put a challenge to De Lima. She accused me that I have an empty skull. She was a former Secretary of Justice. I challenge her to reveal her grade in criminal law during the bar exams. If her grade is higher than mine, I will resign as Solicitor General. But if my grade is higher than hers, she should resign as Senator. Sagot ni De Lima, kalokohan ang hamon ni Calida na dapat na rin daw magbitiw sa kanyang anyay kabaliwan. Lia Manyalak, Del Castillo, Nakatuto, 24 Oras.